Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Ay nako, Pasko na talaga, hindi na humapigilan mga kaibigan, mga kasama, mga ka-IC, mga kabarkada, kapamilya, kapatid. Ah, talagang medyo siboy Pasko na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pero alam niyo ang balita ngayon. Kagabi, alam mo rin, nanonood ako ng balita. Ano na? Aba, tina-timing na, tataas sa mga palengke, sa mga iba't ibang palengke. Nararamdaman yung sa Metro Manila pagtataas ng isda, manok at baboy. Sabay-sabay sa langis. Eh, yun na nga Linggo-linggo langis eh. Parang may epekto, di ba? Oo. Sabay-sabay nga eh. Merong chain reaction. Alam mo, doon ako sa, natutuwa na sana ako, magandang balita na yan eh. Oo. Dahil isipin mo, bumababa naman ang COVID. Teka muna, huwag mo muna ubusin, sandali lang. Bago yan, sandali ha, huwag mo ubusin. Kasi tanong mo muna magkano tinaas. Ng gasolina? Hindi, huwag muna tayo sa gasolina. Dito na muna tayo. Oo. Manok? Isda, kasi ito yung ano eh, common tao, kaming mga mahihirap ito yon. Ikaw, gasolina kasi, kotse ka ng kotse. Kami, tricycle, jeep. Nadali mo na naman ako, Mayor. Eh, magandang hapon po, ito po si Mon Ilagan! Guwapo! At Senyor Pacheco! Pangit! Now, mahirap talaga na nahuhuli. Okay. Nahuhuli talaga. Wait ka. Nahuli na. Ito yung mga itinaas. Kapag ka isda daw, sa iba't ibang palengke, 20 to 40 pesos. Diyos ko day! Talagang Diyos ko day. Ang manok... Magkano pinatong? Pangkano tinaas na yan? Daan na. 20 to 40 pesos ka ang ipinatong. O, malalaman natin siguro. Alamin natin, ma'am. 20 pesos? Di ba, no? Ang laki na. Grabe, no? Minsan, may palengke na 10 to 20 pesos. Ayan. Okay, manok at saka sa baboy. Laki nyo, no? And we are still expecting. Kaya idudugtong natin ngayon dyan, hindi kaya ito chain reaction o bit-bit na rin ng... Siyam na beses na pagtataas ng petrolyo. Siyam? Nabilang mo na? Siyempre. Siyempre naman. Parang siyam-siyam? Oo. Kaya itatanong natin sa mga ka-icing nakikinig sa atin ngayon, mga ginang ng tahanan. Si Pare. Si Tita, si Auntie. Anong sa inyo dyan? Anong sa inyo? Nagtaas po ba sa inyong paboritong palengke? Yung mga namamalengke. Ikaw kasi grocery ka eh. Talipa pa ako, Mayor. Magkano bigas? Magkano? Isang sako? Ano isang sako pinagpustag mo? Isang kilo, magkano? Hindi, isang sako ba? Ha? Isang sako? Hindi. Isang kilo eh. Isang kilo? Oo, hindi magkano? Ko alam, Mayor. Sako binibili ko eh. Oo, kita mo na. Diba, kung pag sako, di supermarket. Diba? Supermarket. Ha? Oo. Anong klase? Magbigay ka sa akin na isang klase ng bigas. Intan. Ano daw? Intan. Ewan sa'yo. Milagrosa. Yeah. Okay. Hindi, bigas mayaman yan eh. Sa akin, Denorado. Wah, mayaman din yan yun. Hindi. Denorado. Pag mayaman din yan. Mas ano yung Milagrosa. Okay, Milagrosa, diba? Mas mahal ba yun? Hindi ko alam. Milagrosa, Denorado. Yun yung mga ano. Kaya alamin natin sa mga ginang ng tahanan mamaya. Tignan nga natin, baka naman talaga nagtataas itong presyo ng manok, baboy, baka bilihin sa palengke. Ano ba ngayon? Di ba Brenna? Ha? Brenna eh. Oo nga. Eh, nung asahan mo pag ganito ang dalagang November 3 ngayon, araw na, Miyerkules. Araw ng traditional na baklaran, ha? Alam pero, mo naman. Pero pwede bang magsimba? Ha? 70% ba o 50% pa rin? Alam mo naman, itong si Richard Melendez, ito yung tagahanga natin, ito'y nakatutok at lagi namamalengkehan dyan sa taytay. Rizal. Kaya alam niya, kaya alam niya yung mga presyo. Dako, talaga rin naman. Okay, so hindi pa yan, ha? Okay, ito isa pang balita. Alam mo ba na ang mga karaoke bars? Kumanta ka nga, pare, kumanta ka! Palakpak! Kung luluha ka, luluha rin ang puso ko. Ayun, okay ba, Mayor?
Talaga yung ano, yung mga kanta dito si Senior, talaga ano eh, no? Talaga masakit sa dibdib. Hindi po ano eh. Parang laging karaoke. Hindi nga, parang palaging may ano eh, merong... Palaging merong kasawian, merong tanim. Mayor, pang karaoke yan. Palagi ka may hugot. Mayor, ganyan lagi sa karaoke, Mar. Yeah. Oh, alam ko. Dapat ang mga... Ang dapat ang makanta, isang babalikan, isang iwanan. Nako, ewan ko ba, oo. Ang nangyayari po sa atin ngayon kasi baka by next week, mamaya makakausap natin Secretary Duque. Ha? Okay. Eh marami tayong gustong itanong kasi siyempre. Baka by next week possibly or next month, aba mag-alert level 2 na ang Metro Manila or NCR. Akin siya yung plano eh. November 15. Oo, November 15. Malapit na. November 15. Pag nag-alert level 2 yan, aba kasamang bubuksan dito yung mga karaoke bars. Kasama na yung mga cinema. Naku, marami na makakakanta niyan. At saka yung mga bars. Aba. Diba? Talaga. Okay, ako, ikaw mga bars ka, mga social yan eh. Ako karaoke lang. Yung maghuhulog ka muna ng piso. Wala na yung biro. Wala na. Okay, maaari posible ho yan, magbubukas na sa alert level 2. Sabi nga ni Ray, November 15. Mm-hmm. So anong say ng mga ka-IC natin dyan? Aba? Pwede na ba talagang buksan? Aba? Pwede kaya kumanta? Paano ka kumanta pag naka-face mask? Ang hirap siguro, no? Naka-face shield pa ka mo. Hindi, mamaya yung face shield, kahit na face mask lang. Oo. Di ba? Kumanta ka nga naka-face mask. Kunyari, imagine mo hawak yung microphone. Kumanta na ako kayo naman. Ulit, iba-ibang kanta naman. Ibang kanta naman. Ang kawawang kobol. May baril, wala namang bala. Ang kawawang kobol. Ay, nabang baduy mo talaga. May busa, wala namang pera. Ayan. Ewan sa'yo. Okay. So, ang hirap kumanta, di ba? Naka-face mask ka. Pero paano kaya ngayon? Ngayon? Oh. Ay, nako. Anyway. So, isa pang pinag-aaralan din, no, senyor, na maging mandatory ang pagsusuot. Ang hindi na pagsusuot ng face shield. Nako. Oo. Pinag-aaralan din ito na hindi na maging mandatory. Kasi, pag lalabas ka, tatanggalin mo na yung face shield. So, makikita ko na talaga ang itsura ng isang tao. Okay. Oo, kasi ang hirap eh, may face shield na, may face mask pa. Pero alam mo kasi, merong isang grupo, parang merong task force din na, no, na dapat... ang sinasabi nila, yung face shield nakakatulong pa rin. Okay. So ano-ano yun? Yung tinatawag na 3 C's, tatlong C's. Alam mo to? Tatlong C's, ha? C's, hindi yung bukol, ha? C's. C's. Oo, where you need to wear your face shield. Okay, tatlong okay? C's, ha? Okay, number one, as a directive ito ni President Duterte last September 22, kung di ako nagkakamal, 2021. Close spaces... Closed. Letter C yun. Okay, letter C yun. Crowded places. Letter C pa rin yun. And close contact settings. Parehong close ah. Oo. Walang close open? Walang close open? Puro close lang? Yun. Diba sa pagsuot mo ng face shield? Kailangan mandatory. Ibig sabihin talagang puro close. Halimbawa yung sa ano, close contact settings. Kumukuha ng ayuda. Siksikan. Madami, siksikan. Okay, talaga. Yan, di kita niyan. Uwian! Lalo na uwian. Ngayon, talagang uwian. Galing akong das. Nako. Hindi mo nagsiksikan. Ah, really? Naman. Yun. Dami. Hindi ka maawat eh. Usually, palengke. Palengke pa. Public transportation. Diba? Ayan. Crowded places. Ayan, palengke. Eh baka halimbawa, kung crowded halimbawa eh sa, ano, simbahan. Mga ganon. O kaya may gathering. Ayan, hindi ko may gathering. O kaya may birthday. Yan ang mga mabibigat. Tapos kakanta ka, may karaoke. Ayun. Ang kawawang... tapos close places, mga restaurants. Yan. Ay, hindi naman ako applicable dyan. Ikaw applicable ka dyan. Saan yun? Restaurant. Ikaw, palipay mo sa restaurant. Ako turo-turo lang. Sa gilid lang. Pansiteria lang ako. Pansiteria. Ako isaw lang, okay na. Isaw. O kaya yung... Oo, yung paan ng manok. Ang tawag doon, Adidas. Adidas. O, diba? Kaya gagano'n. Yes, yung tinutuso. O kaya yung one day old. Hindi mo alam yun eh. Ako alam ko yun eh. Oh, di ba? Okay. Yan, mga kaibigan. So, tingnan natin. Kaya naman, ang tanong natin sa ating mga kaibigan. Aba, anong take nyo?
Anong take ninyo? Ayan. O, tanungin mo na muna. Okay, anong take nyo? Payag ba kayo? Oh. Payag ba kayo na hindi na gawing mandatory yung pagsusuot ng face shield? Face shield. Ayan. Oo. Tapos pag nasa labas tayo, kasi tayo lang ata ang bansa raw ang meron lang face shield. Exactly. Ayun. Oo. Kaya ngayon, baka medyo alis na muna natin ang face shield, puro face mask lang. Oo. Tsaka okay, itanong natin sa kanila, ano ba yung personal experience nila sa pagsusuot ng face shield? Talaga bang nakakatulong ito? Yun. Eh, nakakatulong diba? Naman. Diba yung pinaliliwanag kanila, nakakatulong naman. Oo. Yun ang sabi nila. Ayun. Oo. Oo. Okay. Kaya tingnan natin sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan, eh, kailan paalala mo kung saan sila nakaw sa atin? Pwede kayong tumawag sa amin, ha? At syempre, napapakinggan ho kami dito sa aming via website sa www.dwiz882am.com at i-download po ang DWIZ app sa iOS at Android, DWIZ882. Ayan. Ayan. Oo, basta type nyo lang, DWIZ882 sa Facebook. Sa Facebook, DWIZ882. Ayan, sa Facebook. Ganun lang kadali. Ayun. Ang hotline nyo namin, 8470-1750 hanggang 54. Doon sa nais mag-text. Ayan, may text line po kami. 0998. Ayan, ulitin nun namin ang text line. 0998-3766-768. Ayan po. Ayan. At siyempre, ulitin nun natin ang take ng teka-teka sa DWIZ. Payag ba kayong hindi na gawing mandatory ang pagsusuot ng face shield sa labas? Ayan. Mm-hmm. Tawag na po. Text na po. Ayan. At antabayanan po namin, mamaya po mga pagkatapos ng mga alas 5 na nga po siguro, ay maaari na po namin matanggap ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga komento, ang inyong comment. Ayan. Ayun. At okay, mga paliwanag. Oo. Ayan. So, alam mo, Ray, siguro seryoso tayo, no? At abangan natin mamaya, baka naman meron pang time. Secretary Duque, marami tayong gustong malaman kasi. Uh-huh. Number one, merong report, merong ulat sa WHO, World Health Organization, Ray, no? Hmm. Para sa global ranking. Sila yung ano, no? Global ranking, no? Okay. Ng Pilipinas, ng Philippines sa COVID-19 response, eh mukhang gumanda. Gumaba tayo. Oo, gumanda yung ano, gumaganda yung Philippine response sa COVID-19. Okay. So, according to report ng WHO. Mm-hmm. Yan. That gusto rin nating kabastahin, ngayon ang unang araw ng bakuna ng 12 years old up to 17. Nationwide dito. Nationwide yan, oo. Pero, ang medyo bitter dito, ang medyo masakit dito is that nalulungkot pa rin si Presidente. Bakit? Dahil nga sa? Dahil parang ang feeling niya, mabagal pa din. Mabagal pa rin. At ika nga, hindi pa rin makausad ng maayos ang bakuna. Kaya siguro, malalaman natin ito. Tama-tama. Nasalina na natin telepono. Tama-tama. Marami tayong telepono. Marami tayo ano. Ito, may balita tayo rito. Galing ito ng Japan. Secretary? At for official mission. Madami tayong malalaman. Bakit natin sa Japan? Definitely. Oo. Okay, so nasa linya po ng ating komunikasyon si Health Secretary Francisco Duque III. Yan. Magandang hapon po, Mr. Secretary. Buenas tardes, Secretary. Yes, magandang hapon sa inyo, Mayor Mon and Senyor Ray. Magandang sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Oo. Thank you for your time. Balita namin, Secretary, mukhang nirepresent nyo ang bansa ang sa Japan. Mm. At meron kayo report na ginawa doon? Pwede mo ba balitaan nyo? Noong nakaraan linggo, noong Lunes, ako'y gumawi sa Japan, the World Health Organization, 72nd Regional Committee Session, na kung saan ako kasi elected ng chairman last year. No? So, nag-turnover ako doon sa Minister of Health ng Japan, yung bagong halal na chairman ng WHO Western Pacific Regional Committee. At doon din ay umaten tayo, pinangunahan yung we led the delegation, Philippine delegation, yung mga taga DOH na mga senior officials para lumahok doon sa mga debate at sa mga diskusyon at sa hanggat sa makalikha ng mga resolutions. Ito ay patungkol sa
endemic COVID response, yung conceptual framework, hindi na pandemic. Mm-hmm. Sinasabi, dapat endemic na, no? Okay. At paliliwanag natin yung mamaya kung anong diferensya ng pandemic sa endemic, no? Uh-huh. So yung pangalawa naman, yung usapin school health, at tamang-tama rin naman na inumpisahan natin yung pilot face-to-face classes sa basic education sector. Mm-hmm. At pangatlo, yung primary health care, malaking bahagi o haligi sa universal health care mm-hmm. Implementation. Mm-hmm. At mm-hmm. yung tuberculosis din naman, tinalakay ito na apektuhan din because of the response to the COVID pandemic, ano? Yes. Medyo bumaba yung performance ng mga bansa na bumubuo ng Western Pacific mm-hmm. Regional WHO. Aha. So maraming napag-usapan doon, pero siguro maganda pag-usapan natin kung ano yung gusto ninyo munang tanungin patungkol sa ating vaccination. Siguro doon sa vaccination, monitory lang po kayo, Secretary, because we understand that this is the first day for the rollout national campaign vaccination for 12 years old, for 12 years old up to 17. So how's your monitoring, Secretary? So far, wala naman tayong natatanggap na adverse effect. Following immunization. Okay. So, although of course, ang cut-off niyan, katatapos lang, mga 4 o'clock. So, inaantay pa natin ang unang ulat at malalaman natin. Pero tingin ko naman okay naman yan dahil inumpisahan natin sa 12 to 17 years old na may mga comorbidities. Eh, ganun din naman, halos wala din naman na nakita kung meron man napaka minor ng side effects. No? Mm-hmm. Doon na nga sa mga may sakit pa na mga bata, eh lalo na sa mga malulusog na wala naman na kaakibat na sakit itong nabakunahan, at tingin ko wala naman sigurong mabigat na naging problema. So ang target, pero mahaba-haba, malaki-laki yan, 12.8 million lahat yan. Wow. O 12.7 million, 80% by end of the year, yun ang ating pinupuntirya na masakupan with the two dose of either Pfizer or Moderna. Okay. So that's about 10 million, thereabouts, no? Yes. Secretary, just one last before kay Ray, no, ha? Merong report kanina na WHO, mm-hmm. galing sa World Health Organization, yung global ranking natin ng Pilipinas sa COVID response, bumabaho ito? Gumanda? Gumanda, oo. Mm-hmm. Mas bumaba, mas maganda. Eh. Ibig sabihin, mas umayos ang ating tugon sa pandemya na naka-apekto sa Southeast Asia. At meron tayong ganun ngang iniulat kahapon doon sa akin na pagpupulong ni the President. Ano? So, yan ang akin isinama sa report. No? Halimbawa, doon sa active cases, ang rank natin, number 40 na tayo. Dati, mataas tayo eh. Na masama kung mas mataas ka, ibig sabihin mas marami yung active cases mo. Mm-hmm. So, ng Thailand, halimbawa 98,444, Vietnam 82,000, Malaysia 57,000, tayo nasa 43,000. Okay. So, malaking bansa pa naman ang Pilipinas kung isipin mo, no? Di hamak na mas malaki tayo sa Malaysia, Vietnam, Thailand. Mm-hmm. And yet, itong ating active cases ngayon ay bumaba na. Okay. At sana ito'y hudyat ng atin tuloy-tuloy na pagbagsak ng mga kaso. Ngayon nga araw, sa 1.5 na lang tayo eh. Apo, yes. 1.5 plus. 1.5 na nga po. 1.5 na, natanggap natin, yes. Natanggap natin, yes. 1.5. Apo. Oo. Mm-hmm. Ayun naman COVID cases per million population, kaya malaki, kaya maliit na bansa. Apo. Sa panlima na tayo, ang ranking natin, 134, no? Okay. Ang cases natin per million nasa 25,000 thereabout. Samantalang ang Malaysia 75,000. Uh-huh. Singapore 33,000. Brunei Darussalam 29,000. Thailand 27,000. Uh-huh. Tayo 25. Uh-huh. Ito maganda sa COVID deaths per million population, ano? Yes. Nasa pang 113 ang 123 na ang rango natin. Mas mababa, mas maganda eh. Ibig sabihin, mas mababa yung ating datos o yung bilang mm-hmm. Sa 388 ang deaths per million. Pero syempre, nakakalungkot pa rin na may namamatay. Apo. Na pwede naman sanang maiwasan. Mm-hmm. So nahigitan na nga tayo ng Indonesia dyan in terms of more deaths per million na sa 517, samantala Malaysia sa 880, lampas doble sa atin na naitala, no? Opa.
case fatality rate natin, panglima na rin tayo. Mm-hmm. Ang 6 ang atin ang ranking. So again, mas mababa, mas maganda ang sinasabi nito na mas maayos ang pandemic response. No? So as a 1.5% lang tayo. Eh. Mm-hmm. Cambodia, 2.5%. Ang Vietnam, 2.4%. Mm-hmm. Ang Indonesia, nasa 3.38%. Samantalang ang Myanmar, 3.74%. No? So ito ay bandang huli ay lahat ng ginugol natin na panahon at sakripisyo, hirap, lalo na ang ating mga frontline healthcare workers, mga doktor natin, mga nurses, no? Na sila ang talagang nangalaga, kumalinga, nagsalba ng mga buhay ng mga severe to critical COVID cases, no? Mm-hmm. So we owe it to them, itong ating mga healthcare workers, no? Nga lang, sana nga ay mabigyan pa rin natin sila ng mga karagdagan na benepisyo na hindi naman nila, hindi naman tumatutumbasan nung kanilang lawak at lalim ng sakripisyong kanilang ibinigay, ano? Para lamang makapagsalba ng buhay. Secretary, dahil po sa bumababang papatuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 ngayon sa ating bansa. So, does it mean na pwede nating maabot ang zero level? Wala nang wala nang level 1, wala nang level 2. Ay, hindi. Wala. Meron tayong level 1, 2. Yung pinakumbaba, level 1 eh. Mm. Dahil pagka sinabi mong zero, eh, wala nang kaso. Eh, hindi mangyayari yun. Dahil kaya nga kanina, ang napagkasunduan na pag-usapan sa WHO, eh, gagawin na endemic ito. Ibig sabihin, we will have to learn to live with the virus. Kasi hindi mo ang hindi siya mawawala, maku-contain natin. Okay. Pero pagka pabaya tayo, magkakaroon na naman ng surge, no? Okay. So, between 4 to 6 months, batay sa ating karanasan, mula nung nakaraan taon hanggang ngayon, every 4 to 6 months yan, mukhang magkaka-surge. But of course, ngayon, ang malaking diferensya, meron na tayong bakuna. At ang bakunahan natin, yun nga, naiinip si Pangulo, gusto niya maitaas yung 35% of the targeted population na coverage, maiabot na kagad ito sa 50% to 70% herd immunity ito. So ang NCR nasa 88% na, no? So I'd like to congratulate the NCR leaderships, no? Lahat ng mga mayors natin talagang nagpunyagi at nagpursige para umabot sa 88% vaccination coverage ang kanilang mga mamamayan. Kanya naman nakikita natin, ang baba na, para asa 200 plus na lang NCR today eh. 200 to 300 ang kanilang positivity rate, asa less than parang asa 4 point something lang eh. Asa 4 na lang, ano? So ngayon din ang positivity rate natin for the reporting that came out today as a 4.8%. Okay. Yeah. Secretary, paano po natin ma-overcome kaya itong problema ng LGUs natin na ngayon na ang Pangulo nagbigay na ng sanksyon sa LGUs na dahil mukhang na marami pa rin ang hindi nababakunahan natin ng mga kababayan sa lugar ng mga ibang mga sa mga probinsya at sa mga bayan-bayan sa buong Pilipinas. O, tama kayo. Kaya nga kagabi yung directive, ang direktiba ni Pangulo ay talagang itulak ito at siguraduhin na dinidiretso na sa mga munisipyo, bayan-bayan, sa mga syudad ang delivery ng mga bakuna. Pero sinisigurado lang ni Pangulo doon sa kanyang direktiba na handa talaga yung mga vaccination centers, yung mga vaccination sites, no, na paglalagyan ng bakuna at para maabot naman o ma-access ng ating mga kababayan, lalo na sa mga kanayunan o sa mga malalayong mga lugar katulad ng mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kanya, bagay ng kanyang direktiba, gamitin yung air assets ng PNP, ng AFP, kung kinakailangan i-deliver doon, yun ang gagawin ng ating National Task Force, no? I see. Dinatarget ngayon natin ng DOH para sa buwan ng Disyembre. Ilang percentage natin na mababakunahan? Well, for December, ang gusto natin maabot ay 55 million Filipinos. 55 kalati million? Ng, kalati ng buong population yan. Pero in terms of targeted population, yung eligible, ano? Ngayon nga, bukas na tayo ng 12 to 17. Yung dati kasi sinama natin 18 to more than 80 years of age, no? Ang nauna natin na pinuntirya,
was 77 million. Mm-hmm. So ngayon, may dadagdag tayo mga 12.8 million na mga bata. So, mga almost 90 million yan. I see. Oh, wow, maganda yan. Oh. Okay. Secretary, may tanong lang ho ako. No? Pagka kailangan bakuna, lalo na yung mga overrated na bakuna, I don't want to mention yung brand pa. Kailangan ho ba may pirma pa ng isang opisyales? Pipila pa sa opisina? O dapat may schedule ho? Kasi may iba na nag-report na kailangan pirmahan pa eh. Hindi ko alam yan. At tanongin ko yung operation center natin. Meron tayong National Vax Operation Center. Ang alam ko dyan, doon ka na lang mismo sa site, pipirma ng consent. May consent form doon eh. Yes. Kung, kasi hindi naman pwedeng bakunahan ka na wala kang pahintulot. Aha. So doon ang pirmahan, dire-diretso na. Kasi kailangan bawasan natin ang proseso. Otherwise, hahaba, tatagal, dadaming tatayo, pipila, mayayamot ang taong bayan. Exactly. Hindi na uwi na eh. Now, kanina may statement. Uwi na, sayang. Yes, one last lang, Secretary. Tanong ko lang kung kaya. May statement ho si Secretary Galvez na by November 20, dapat ang ano natin makakapagbakuna ng 1.5 million eh. A day yun. So that kaya means ba? Up to November 30 maka 15 million po tayo. Billion na sabi ni Secretary. Mm-hmm. Ay yun ang dahilan dahil kaya kami magpupulong bukas ng MTF, DOH, DILG, DND, ang NTF. Para alamin kung ano ba ang mga posibleng gusot ano sa delivery, sa deployment ng mga vaccines at sa implementation ng vaccination ng mga sites o mga centers, no? Mm-hmm. At tugunan at siguraduhin na mapuno yung puwang o yung gap, no? So yan ang titingnan natin. Of course, mabigat yung 1.5 million. Although kahapon naka 970 million tayo na kahapon na turukan ng mga tao. So mukhang kung kakayanin. Uh-huh. Pero ang kailangan consistency, hindi yung mataas ngayon, bukas mababa, tapos mataas, mababa. Kailangan may cadence. Yes. Okay, one last po. Ano paalala ng ni Secretary Duque sa mga kababayan natin ngayong nalalapit ang Kapaskuhan? Yan na. Baka mag-alert level 2 tayo. Baka maging kampante. Lahat, Secretary. Baka maging kampante na naman. Yon, ang tama po kayo, tumbak yung inyong sinabi, kaya ako po nananawagan. Unang-una, kahit na dito sa NCR mataas na ang ating vaccination coverage, no, ay hindi po tayo pwedeng magpabaya sa napatunayan ng epektibo at talagang protektado tayo sa pagsunod sa minimum public health standards. Mm. No? Yung face masking, face shielding, social distancing, yung paggamit ng mga sanitizers, you know, alcohol, maraming alcohol, yung cough etiquette, ano, yung tamang pag-ubo, yung pag-iwas sa mga kulob na lugar, pag-iwas sa mga makapalang mga tao, crowded areas, at yung mga close contact settings. Dapat mataas sa kamalayan natin na dito pwede mag-umpisa ang mga super spreader events, no? Mm-hmm. So, huwag po tayong magiging bahagi ng itong mga na nabanggit ko na potential for super spreading events, no? Mm-hmm. So, gamitin natin ito. Ang laban na ito sa bandang huli, nakasalalay sa balikat ng bawat Pilipino. Hindi po kaya ng gobyerno lang ito, hindi po kaya ng pribadong sektor, hindi po kaya ng mga non-governmental organizations, faith-based organizations, bagkos kailangan bawat Pilipino. At ito naman yung mga praktikal na mga gawain o mga hakbang na hindi naman talaga magkakagastos ka ng malaki. Kasi ano ba naman yun? Face shield, face mask, practical. Natutulungan ka pa nga para maiwasan din ang mga ibang impeksyon. Mm-hmm. Kaya ngayon na nangyayari ito, mababa din yung ating dengue, yung ating measles, yung ibang mga influenza infection, no, yung mga ibang viruses natin, na kukontain din, ano? So hepatitis natin mababa, ang diarrheal cases natin mababa. Mm-hmm. So maraming value add. Pero kung titingnan mo, napaka-practical ng mga solusyon na ito, hindi natin naamoy ang kalaban, hindi natin naaninagan, hindi natin natitikman, hindi natin nakikita. Mm-hmm. Bandang uli, pagka naramdaman mo na siya,
eh, huli na. Ayun. Lalo na kung senior citizen ka na, baka sa ICU ka mapunta. Yun. O baka ma-ICU no more. O mahirap okay. naman yun. Seth, maraming salamat sa pagbibigay danyo rin sabi pala tuntunan sa Teka-Teka sa DWC. Okay, maraming salamat din sa pagkakataon binibigay ninyo sa Department of Health. Salamat po. Mga kaibigan, si Secretary Francisco Duque III ng Department of Health. Magbabalik ang palatuntunang Teka-Teka sa DWIZ. Magbabalik kami ni Mayor Mon pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala. Philippine Standard Time, 7 minuto baka di pa sa alas 5 ng hapon. Teka-Teka, alas 4:30 na. Ay, so mami, kissing. No, talagang pasto na, no, right? Ilang araw na lang ba? 52 days to go before Christmas. Ah, Mr. Ray. Ah, 52 araw? Na lamang? Bago magpasko? Kaya namamahal. Oo nga. Kaya namamahal. Kaya hindi ka na nagtataka dapat yes, pala. Yes, yes. Kaya pala mahal eh. Oo. Malamang. Ika, bago tayo magpatuloy ha, buwabati sa atin. Babatiin ko na muna kasi sige, pa sila nakikinig. Oh, sige. Happy birthday kay Tricia Marasigan. Tricia, happy birthday siyang HRD officer. Department Supervisor ng San Mateo Medical Center. Okay. Ayan, happy birthday sa iyo. Galing sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga staff dyan sa San Mateo Medical Center. Ayan. Okay. Binabati ko si Ruth Perry. Ruth Perry. Nakikinig ngayon dyan sa Cebu. Oo. Kararating lang, galing Canada. Wow, oo. Welcome back. Oo, galing Canada. Nasa Cebu. Oo. At saka sa siyempre, binabati ko rin sila, Gulia Brothers. Gulia Brothers diyan sa Cabuyao City sa Laguna. Oo. May pakikiramay tayo, Ray. Oo. Okay. Nakikiramay po ang Aliw Broadcasting Corporation ay nakikiramay po sa pagpanaw ng isa sa mga host ng DWIZ. Naku, namatay na pala si Marco Lopez ng ano. Ito yung ano, Tree Sullivan. Oo. Ng Pasiglaban sa IZ. Nakaburol po at ang kanya pong labi ay nasa St. Peter Chapel. Diyan si po sa Quezon City. Oh, kami po ay nakikiramay sa mga inila ni Kuya Mar. Ayan. Nais ko rin batiin, nanonood sa atin ngayon si Claro Domingo ng barangay anak Pawis ito ng Kaintarizal nasa atin ngayon. Claro, magandang hapon sa iyo at gayon din kay Ninyo. Si Ninyo Mauricio, kilala mo? Oo. Aba, meron siyang sumali siya sa atin. Sabi niya, yung extra protection, ang face shield, okay lang tanggalin na basta di marami ang tao. Sa face shield, Sa face shield. Sa face shield. Tama kayo naman. Kung di marami tao, di tanggalin mo face shield. At sabi niya, kinakailan mag-face shield ka talaga pag crowded places. Kasi, paano ang jeep? Paano ang jeep? Tatanggalin na yung barrier bukas. Wala nang barrier bukas, ha? Yung plastic na nilalagay. So, 100% na rin. Hindi pa naman siguro. Hindi pa naman. 70%. 70%. Nag-uusapan pa sila eh. Okay. Hindi pata 70% bukas. Hindi ko alam. Basta ang barrier, tanggal. Okay. Ayan. Tanggal. Si Voight Galvez, babati sa atin. Magandang hapon sa inyo, Voight. Voight, anong opinion mo? Tanungin natin si Voight, no, ha? Sige nga. Anong opinion mo kung tatanggalin na ang face shield sa publiko paglabas natin? Ba sa'yo, Voight? Hindi naman tatanggalin, kundi tatanggalin na yung mandatory. Mandatory. Yung mandatory. Kasi mandatory yung lagi naka-face shield eh. Oo. Kaya nga, ganun, aalisin mo na rin siya pagka mandatory ka na lang na, di ba? Oo. Pwede lang hindi. But if you choose to be safe, pwede mo rin namang isuot. Pwede. Case to case na lang. Oo. Hindi na mandatory. Case to case na lang. Case to case. Ayan. Si Claro. Claro, ano opinion mo? Okay ba sa'yo? Claro. Sinabi ni Claro. Cuentas claros. Sabi ni Mrs. Ilagan. Nanonood, nakikinig sa'yo. Claro, ha? Aking darling dear. Ayan. Okay. Siyempre, hindi ko rin makakalibutin yung mga taga-malhakan. Yan ang mga regular natin. Kailangan eh. Ang mga sila Mr. and Mrs. De La Cruz. Iisa ko na. Mr. and Mrs. Mercado. Mr. and Mrs. Dizon. Ayan. Okay. Mga taga-malhakan na may kawayan, keso. Tuloy-tuloy po tayo sa ating greetings portion. Hindi, sabi ni Boy. Si tatay. Teka muna, si Voight, sabi niya, malaki to. Si Voight, sabi niya, hi sa mga Centro Brothers. Aba, malaking organization ito. Centro Brothers? Centro Brothers. Ba, matindi ha? Diyan yan sa may Santa Lucia. Ah, okay. Magandang hapon sa iyo. Thank you, Voight. Thank you. Ayan. Okay. So, doon tayo. Babalik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Balik tayo.
Okay. Oh. Nasaan na ba tayo kanina? Sa barrier ba tayo? O sa... Hindi, pero yung sinasabi ni... Ano? Sinasabi ni... Ni Secretary Duque. Duque at saka ni Secretary Galvez... doon sa 1.5 million a day, are you optimistic? Ay, sana nga. Kasi dito lang sa, ano eh, sabi ni Presidente, nagkakaroon ng problema doon sa supply ng bakuna, medyo mahina, sa medyo mga matagal. Sa mga bayan-bayan. Sa mga local government units. I think meron pa isang lugar, no? Sabay yung nasunog na... Sa Sambuanga! 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 Biro mo yun ang libo yun? Nasayang. Oo. Eh, katulad dito, sabi ni Migs Romeo Salazar. Si Migs, hindi naman talaga kailangan ng face shield. Mula nagka-COVID dito sa Saudi, hindi naman nag-face shield, mask lang. Ang Saudi? Face mask sa Saudi lang. Oo, sa Saudi sa Arabia. Saudi Arabia. Yeah. Kaya alam mo, Migs, talaga naman dito lang, eh, di ba? We are the only country that we require our citizens and the public to wear the face shield. That's why we are out. Sikat na sikat po ang Pilipinas, ha? Only... In the Philippines. Only in the Philippines. Sabi ni Boyd, okay lang po na tanggalin pag sa labas, pero pag sa mga closed area o mga hospitals, dapat isuot ang face shield. Ayan, thank you, Boyd. Ayan, nagkakaano, si Tita Evelyn Ocampo, ha? Nanonood at nakikinigin sa atin. Okay. Tita Evelyn, ganda-ganda, magandang hapon po sa iyo. Ano masasabi mo, Tita? Tanungin natin siya. Oh, payag ba siya na face shield, tanggalin na? Ayan. Okay. So, Ray, so marami tayo nasaan? Dahil wala na tayong curfew, ha? Ay! Sa NCR, di ba? Ha? Di ba? Inanunsyo na eh. Kailan? Simula bukas! Bukas! Kaya wala! Ha? Kaya labasan na kayo! Teka muna. Labasan na kayo! Mr. Health Secretary, Secretary Galvez, maglalabasan President Digong, wala na daw curfew. Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan. Kasi by November 15, plano mag-alert level 2. Oo. Tapos, dating umikli ang curfew, ngayon totally tatanggalin na. Wala na bukas! Diba? Sa mga public transportation, tatanggalin na yung... yung barrier, harang. Na plastic. Yung barrier na plastic. Tapos mga 70 to 100% na yan. 70 diba? to 100. And then may mga recommendation, baka pati face shield. Tatanggalin na rin. Aba. Teka muna. Baka naman nagiging kumpiyansa tayo. Ayan. O complacent tayo. Relax na naman tayo. Wala ng virus! Baka mag-surge na naman tayo. Mayor, wala ng virus. Oh, Mr. Wala President. Naku. Oy, Tita Evelyn, I love you too. Sabi niya, I love you too, Tita Evelyn. Gali sa amin ni Senyor Ray. Baka iniisip niya, ang inaalala ko, baka bumasok na sa ut. Wala ng virus. Hindi, meron pang virus, ha, mga kaibigan. Meron pang virus, sabi nga ni Presidente, sabi ni Health Secretary, ha. Kailangan ang kanyang paalala sa atin pag magpapasko. Ayan. Yung labas ng labas, magsa-shopping, pupunta sa palengke, may mga Christmas party. Nako. Dapat we should always observe minimum health protocol. Wag yung panilibutan. And what is that? Siyempre, distancing pa rin. Ayan. Hugas kamay. Ayan. Face mask. Alcohol. Kasama na natin si face shield. Alcohol. At wala na munang halik-halik. Wala munang hag-hag. Kumare. Dibdib na lang, gano'n, no? Puso! Ha? Puso! 1,000 na lang, bukas baka 500 na lang. Oo nga. Ay, nako. Oo, thank you, Lord. Sana po magtuloy-tuloy na. Well, alas 5:30 na po. Maraming salamat. Thank you for all the those listeners who have participated sa ating Teka-Teka program at nakiisa sa ating take for the day, sa ating tanong ngayong araw na ito. So, muli, maraming salamat ka, kompanyero Ray. Maraming salamat and thank you to all the listeners of Teka Teka. Magandang hapon po. Until tomorrow, ito pa rin po si Senyor Pacheco, bisa pa nagsasabing, don't worry, be happy. Bye. Antabayanan, susunod na po ang programa, ang Mari ng Bayan. Kasama po si Mariyao. Teka Teka, alas 4:30 na.